What's gonna happen to us, Dad? Saan na tayo titira? Pati po ba itong bahay? Mawawala na sa atin? Anak, may malilipatan tayo. Medyo maliit nga lang, pero mapagtsatsagaan naman. At ang Dad, mayroon naman siyang bagong work. Di ba, Dad? Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Baka po pwede makahingi yung pangkain lang ng mga apo ko. Pambiling bigas man lang. Baka po meron kayo. Sandali po. Ako, Kuya, etong-eto na lang ang natitira kong pera. Hindi ko alam kung magkakasya ito sa inyo, pero pagdamutan mo na. Ay, maraming salamat po. Salamat. Maraming salamat. Sa itaas po tayo magpasalamat. Amen. Oh, kain na. Oh, kain din. Kain, sarap. Mami, ulam. Dad, kailan po ako mag-e-enroll? Nag-umpisa na po yung klase. Ako meron ng paso. Oo, eh kasi maliit lang naman yung tuition mo eh. Libat ka na sa school ko. College na po ako. Baka mahuli po ako. Why don't we just ask help from tita? Di ba marami naman po kayong naitulong sa kanya? Anak, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, hindi naghihintay ng kapalit. Konting tiis lang. Hi ma'am, log out lang po ako. Tay, kumusta po kayo? Awa po ng Diyos, mabuti po naman. Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Pero alam ko naman po hindi niyo po magagawa yun eh. Meron po kasi tayong nawawalang flash drive na laman po ay confidential files. Kaso, ikaw po yung pinaghihinalaan po nila. Bakit naman ako kagad ang naisip nilang maaaring gumawa nun? Saka mo, wala naman akong pakikinabangan doon kung makuha ko man. Kaso tay, marami po kasi naiinggit sa inyo dito eh. Nalulungkot lang ako sa mga nangyayari. Bakit? Una, yung negosyo natin bumagsak. Pangalawa, napagbibintangan ako sa opisina. Tapos itong huli, naisip ko, parang nakukonsente ko pa yung tao sa pagkakasala. Sino ba binabanggit ko? Yan ba yung binibigyan mga limos araw-araw? Oh, Kuya, pwede kayo po ulit. Oh, wala po pa kayong kamag-anak o mga anak na maghanap buhay para sa inyo? Wala po eh. Ako lang po naiwan sa mga apo ko. Lima po kasi sila eh. Ganun po ba? Pambiling bigas man lang po, makakain sila. Sige po.
Pagpasensyahan nyo na po ito, ha. Sana po makatulong at makabili kayo ng bigas para sa ilang araw. Ano po? Salamat po ng maraming salamat. Salamat po. Ingat po kayo. Ay, mahal. Dito na ako. Mahal, may mga groceries or canned goods pa ba tayo dyan? Pati bigas sana. Meron naman. Bakit? Ibibigay ko lang doon sa matanda na araw-araw kong nadadaanan. Sabi niya, naiwanan sa kanya lahat ng mga apo niya. Sila mag-isa nagpapakain. Araw-araw kong binibigyan ng pera. Kawawa naman. Sige, paghahanda ko siya. At sa pag-grocer ko, dadagdag ko na. Ang nakarami ka ng linis mo, ah. Hindi mo lang ako nalilimos ko, eh. Binibigay yun. Dinadaya mo na yung mga tao, pati rito, nandadaya ka. Bente, ha? Tapos 5-10-15 tayo, ha? Okay. Okay. Mang Chris? Naisip ko tuloy kung itinabi ko na lang yung mga naibigay ko sa kanya. Malaking bagay na yun para sa mga anak natin. Huwag mo nang panghinayangan mo. Ikaw nga, ang laging nagpapaalala na ang Diyos ay hindi liko para makalimutan niya ang mga kabutihang ginawa. Hindi yun nawawala ng kabuluhan, lalo't ginawa mo sa pag-ibig. Kaya huwag tayo pipigil. Tama ka. Maraming salamat sa paalala. Salamat sa Diyos. Awa ng Diyos, naayos ang problema ko sa trabaho, promoted pa. Kaya ba ako ganyan makaayos? Pangkain lang po na. Yung anak ko, natuto rin. Ako, maraming salamat po. Matagal na rin po namin sa mga. Si Mang Chris naman, nangako na magbabago. At salamat sa Diyos, meron akong kabiyak na nagpapaalala. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Hebreo 6:10.